Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Filipino 3, Quarter 2. Tayo ngayon ay nasa Week 7. At ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ay tungkol sa pagkumpara ng kwento, pagtukoy ng salitang magkatugma, at pagsulat ng talata. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang, una, makapagkukumpara ng mga kwento sa pamamagitan ng pagkakatulad at pagkakaiba. Pangalawa, matutukoy ang mga salitang magkatugma. At pangatlo, makasusulat ng talata ng may wastong baybay, bantas at gamit ng malaki at maliit na letra. Alam niyo ba na ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maikling salaysay tungkol sa mahalagang pangyayari ng isang tauhan o ilang tauhan. Kaugnay sa maikling kwento, ang salitang magkatugma ay nangangahulugan na ang mga huling pantig ng mga salita ay magkapareho ng tunog. Kalimitang ginagamit ito sa mga tula, awit o sulatin upang mas kaaya-ayang pakinggan, halimbawa, sabaw, palitaw, basorero, estranghero, sara, bura. Sa pagsulat ng talata, dapat ay may malinaw kang ideya tungkol sa mga magiging talata. Ang talata ay lipon ng mga pangungusap na paunlad na bumuo at nagpahayag ng isang kaisipan. Ang bawat pangungusap ay kailangang magkakaugnay tungkol sa pangunahing kaisipan o paksa ng talata. Malimit na nasa unahan o hulihan ang paksang pangungusap. Ito ang naglalaman ng diwa ng talata. Isipin mo rin kung sino ang magiging mambabasa ng talata o komposisyong isinusulat. Maaaring makatulong ang pagbuo ng balangkas kung ang iyong talata ay bahagi ng isang mas malaking sanaysay. Subukan natin gawin ngayon ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang dalawang larawan. Sagutin ang tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang unang larawan. Pangalawang larawan. Ang unang tanong. Ano ang pagkakatulad ng dalawang bata sa larawan? Ang sagot ay, ang dalawang bata ay parehong may ginagawa. Pangalawang tanong, ano naman ang pagkakaiba? Ang sagot ay, ang dalawang bata ay magkaiba sa kanilang ginagawa. Ang isa ay nagbubuhat ng kahon, samantalang ang isa naman ay nagpapalipad ng saranggola. Ating basahin ngayon at unawain ang maikling kwento. Isang tag-araw na walang pasok, nagbakasyon si Teddy sa kanilang probinsya. Ipinasyal siya doon ng kanyang mga magulang upang makalanghap ng malamig at sariwang hangin. Mahilig kasing gumuhit si Teddy kaya nakakita siya ng magandang tanawin sa pamamasyal doon. Minsan sa kanyang pamamasyal sa palayan, nasalubong at nakilala niya si Betty. Si Betty ay isang malusog at maliksing bata na mahilig maglaro sa bukid. Tinanong siya ni Betty kung ano ang hawak niya. Drawing book ko ito. Tugon ni Teddy. Ipinakita ni Teddy kay Betty ang kanyang mga larawang iginuhit. May mga larawan ng dagat, parke, pamayanan at paaralan. Naisip tuloy ni Teddy na iguhit si Betty. Iginuhit niya si Betty habang naglalaro sa bukid. Agad pumayag si Betty. Nang matapos ang larawan, ipinakita ito ni Teddy kay Betty. Labis ang tuwa ni Betty dahil naging bahagi siya sa magandang gawaing sining ni Teddy. Nagustuhan niyo ba ang kwento mga bata?
Sige nga, subukan nga natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Balikan ang kwentong binasa sa unang pahina. Unan ang hinihingi sa grapikong presentasyon sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa number 1, ang pamagat ng kwento ay Ang Bakasyon ni Teddy. Number 2, ang mga tauhan ay sina Teddy at Betty. Ang tagpuan naman ay sa probinsya at Pasyalan. Ang pangyayari, nagbakasyon sina Teddy sa probinsya. At ang tema o paksa ay masaya ang tema o paksa. Basahin at unawain naman ang isa pang kwento. Ito ay pinamagatang si Arnold na magpapandisal. Maaga pa lamang ay gising na si Arnold. Kinuha niya ang kanyang bisikleta at ang maliit na bayong. Handa na siya. Agad niyang tinugo ang tindahan ni Ate Melly. Inabot niya ang kanyang bayong. Pagbalik sa kanya, punong-puno ito ng mainit na pandisal. May dagdag pa ito na 7 maliliit na pandisal para kay Arnold. Kailangan magmadali si Arnold bago lumamig ang kanyang paninda. Kaya nagsimula na siyang pumadyak sa kanyang bisikleta. Sa hindi kalayuan, naghihintay na sa kanya si Mang Jose na handa nang pumunta sa kanyang palayan. Gayon din si Mang Iking na daladala na ang kanyang martilyo, lagari at kahon ng pako. Hindi rin nagpahuli si Kuya Lino na naghahanda na ng kanyang mga kagamitan upang mabantayan at maggabayan ang mga batang patawid ng kalsada. Umabot din siya sa paalis na si Mang Bertin. Sakay sa kanyang jeep, handa na niyang sunduin ang mga bata sa kanikanilang tahanan upang ihatid sa paaralan. At syempre, may itinira siya para kay Ginang Derla na kanyang guro. "Oh Arnold, handa ka na ba sa eskwela?" wika ni Ginang Derla. Hindi siya agad nakasagot. "Hoy Arnold, gising na! Tatanghalin ka sa pagdadala mo ng pandisal. Gising!" "Ay salamat! Panaginip lamang pala. Naku, tanghali na." "Naghihintay na ang aking mga suki ng pandisal. Papasok pa ako sa paaralan." Sa gawain sa pagkatuto bilang 3, batay sa binasang kwento, ibigay ang tauhan, tagpuan, pangyayari, at paksa nito. Gamitin ang talakayan yan sa ibaba sa pagsagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang mga bahagi ng kwento at ang pamagat ng kwento na si Arnold na magpapandisal. Sa number 1, ang tauhan ay sina Arnold, Nanay, Mang Jose, Mang Iking, Ate Merly, Kuya Lino, Mang Berting at Ginang Derla. Sa number 2, ang tagpuan ay sa bahay at kalsada. Sa number 3, pangyayari na naginip si Arnold tungkol sa kanyang pagtitinda ng pandisal. Number 4, paksa o tema, masaya at nakakatawa. Basahin at unawain naman natin ang dialogong ito. Ito ay pinamagatang Ang Lihim sa Likod ng Saranggola. Kaloy, ang ganda ng saranggola mo, Winson. Sino ang gumawa niyan, ha? Winson, kami ni Inchong, Lino at kuya ko ang gumawa nito. Tinuruan kami ni kuya. Madali na naming natapos eh. Kaloy, aba, magaling pala kayong gumawa ng saranggola. Makagagawa kaya tayo ng ganyang kagandang saranggola? Winson, oo naman, hihingi tayo ng tulong sa kuya ko. Hayun sila ng kapatid kong bunso, nagpapalipad ng saranggola. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang 4, batay sa binasang kwento, ibigay ang tauhan, tagpuan, pangyayari, at paksa nito. Gamitin ang talahanayan sa ibaba sa pagsagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mga bahagi ng kwento at ang pamagat na ang lihim sa likod ng saranggola.
Sa number 1 ang Tauhan, Caloy at Winson. Number 2, Tagpuan, Parang. Number 3, Pangyayari, Magpapalipad ng Saranggola ang magkaibigang Caloy at Winson. Number 4, Paksa o Tema, Masaya ang Tema ng Dialogo. Sa gawain naman sa pagkatutubilang 5, bigkasin ang sumusunod na salita. Piliin ang mga salitang magkatugma. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1, malayo, tulungan, puhanan, kabayo. At ang magkakatugma ay malayo, kabayo. Number 2, labanos, itsura, gulay, alay. At ang magkakatugmang mga salita ay gulay, alay. Number 3, kaharian, kilos, kuneho, pareho. Ang magkakatugmang mga salita ay kuneho at pareho. Number 4, sala, kultura, kaloob, pala. Ang magkakatugmang salita ay sala, pala. Sa gawain naman sa pagkatutubilang 6, isulat ang salitang tama kung wasto ang ipinahahayag ng bawat bilang at mali naman kung hindi ito wasto. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, tama ba ang pagkakabaybay ng saranggola? Tama. Number 2, ang talon ng talon ba ay halimbawa ng parirala? Tama. Number 3, si Alaysa ay masipag na bata. Ito ba ay halimbawa ng pangungusap? Tama. Number 4, ang pangkalahatang ngalan ng tao at lugar ay dapat nagsisimula sa malaking letra. Mali. Number 5, ang pangungusap ba ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa wastong bantas? Tama. Sa gawain naman sa pagkatutubilang 7, basahin ang kwentong Sina Arnold at Samson sa susunod na pahina. Ihambing ito sa kwentong Si Arnold na Magpapanisal sa pahina 27. Gamitin ang talahanayan sa ibaba sa pagsagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sina Arnold at Samson. Sina Arnold at Samson ay parehong nasa baitang 3 sa bababang paaralang ng San Roque. Si Arnold ay lumaki sa Pampanga habang si Samson ay lumaki sa Ilocos. Naging magkapangkat sila sa pangkatang gawain sa Pilipino. Habang gumagawa ay napag-usapan nila ang mga paborito nilang putahing iniluluto ng kanilang mga magulang. Nagkasundo ang dalawa, magkaiba man ang kanilang pinagmulang lugar. Mula noon, sila ay naging matalik na magkaibigan. Bahagi ng kwento, si Arnold na Magpapandisal at si Arnold at Samson. Sa number 1, ang tauhan sa kwentong si Arnold na Magpapandisal ay Arnold, nanay at iba pa. Sa kwento namang sina Arnold at Samson, Arnold at Samson. Ang tagpuan ay sa kwentong si Arnold na Magpapandisal sa bahay. At sa kwentong sina Arnold at Samson naman ay sa paaralan. Sa number 3, ang pangyayari sa kwentong si Arnold na Magpapandisal sa simula ay maagang nagising si Arnold upang magtinda ng pandisal. Ang gitna ay marami siyang suki na dinalhan ng pandisal habang binibigyan niya ng pandisal ang kanyang guro. Hindi siya nakasagot sa tanong nito. At ang wakas, ginising siya ng kanyang ina ang lahat pala ng pangyayari ay isa lang panaginip. Samantalang sa kwentong sina Arnold at Samson, ang simula ng kwento at pangyayari ay naging magkapangkat sila Arnold at Samson. Ang gitna naman ay magkaiba man ng kultura, pinagmulan sila ay nagkakaunawaan. At ang wakas, simula noon sila ay naging matalik na magkaibigan.
Sa number 4, ang paksa o tema para sa kwentong si Arnold na magpapandisal, masaya at nakakatawa. At sa kwentong sina Arnold at Samson naman ay masaya. Ngayon naman, buuin ang talata sa ibaba. Piliin ang sagot sa kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang mga salita ay salita, ngusap, tula, maikling kwento at talata. Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maikling salaysay tungkol sa mahalagang pangyayari ng isang tauhan o ilang tauhan. Ang salitang magkatugma ay nangangahulugan na ang mga huling pantig ng mga salita ay magkapareho ng tunog. Kalimitang ginagamit ito sa mga tula, awit o sulatin upang mas kaaya-ayang pakinggan. Ang talata ay lipon ng mga pangungusap na paunlad na bumuo at nagpahayag ng isang kaisipan. Ang bawat pangungusap ay kailangang magkakaugnay tungkol sa pangunahing kaisipan o paksa ng talata. Ayan, sana may natutunan na naman kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Pivot 4A Learner's Material, Filipino 3, Quarter 2, Week 7. Thank you for watching and God bless everyone.